Hey guys, dear Herb Jebel Koi Center. Ngayong araw, i-discuss ko sa inyo ang Koi Pond filter. Ano ang iba't ibang chamber nito? Discuss ko sa inyo ano ang mechanical filter media, yung first chamber natin, then biological filter media, at saka ano ang bug filter. So, una sa lahat, bakit kailangan natin ng filter sa ating koi pond or sa aquarium nyo? Ito ang reason, guys. A filter is critical part of a koi pond or your aquarium. Why is it so important? Because for your koi, rather fishes, a pond or aquarium without a filter, it's like living in a room with no toilet. So, para bang yung bahay natin, guys, kung walang toilet, kung ang bahay natin tinitirahan na punong-puno na ng tae, yun ang logic niya, guys, comparison. Kasi ang yung isda ay ng bahay niya, yung aquarium or yung pond, pag tumatay sila, mapupuno yun lahat ng dumi nila, yung aquarium or yung koi pond nyo kung walang filter. So, importante talaga ang mayroong filter. Kasi ang mga dumi din, mag-toxic yan sa mga isda nyo at sa magdudulo din yon ng mga pathogens, mga bacteria, yung disease-causing bacteria. So, kailangan mag-filter siya. Saka yung waste ng isda, mag-produce din ng toxics like nitrite. So, ito ang unang chamber, guys. Yes, well, ang unang chamber ay mechanical. The mechanical filter media sits inside your filter unit and physically traps and strains any solid waste that passes through your filter system. With the waste removed, clean water flows back to your aquarium or your koi pond. So, dito sa mechanical, guys, dapat matatrap na dito yung mga lalaking sludge. Example, itong tayi ng koi, yung koi fish poo. For example, magta-travel siya dito. Ito ang koi pan, itong koi fish poo, magta-travel siya dito. Pagpunta niya dito sa mechanical chamber, dapat hindi na siya makapasok dito sa biological para dito sa biological, water na lang. Malinis na water na dito, wala nang mga malalaking sludge. Kasi dito sa biological pinaprocess ay yung byproduct ng waste ng isda na chemical like nitrite, yung nitrite ay ito ang nitrite is the intermediate nitrogen waste product in a biological filtration process. After a fish release ammonia waste. So, yung ammonia, may ano siya, byproduct niya is nitrite. So, ang bacteria, kinukonvert nito ang nitrite into a non-toxic nitrate to fish. So, dito na siya kinukonvert sa biological. So, ang biological chamber, kailangan mo ng mga biological filter media. Guys, itong mechanical, kailangan ninyo ng yung, for example, ito, brush. Itong koi brush, yung koi filter brush media, dito matatrap ang ito. Yung so, malalaki na mga sludge ng poo ng isda. Dapat hindi na siya makapunta dito sa biological chamber. Kasi dito sa biological chamber, yung chemical ang pinaprocess dito. So dito, dapat matatrap ng yung mga solids. Pwede din yung old mosquito net ninyo, pwede nyo itong gawin. At saka yung mga biofoam. Ito din yung Japanese mat. Although ang Japanese mat ay para kung ano siya, double siya.
mechanical at biological kasi meron ding mga nitrifying bacteria na mamahay dito. So, ito ang mechanical. Kailangan na dito, matatrap na yung mga solids. Saka may drain siya para ito, may valve. Para hindi na kayo mahirapan mag-drain out ng solid waste niya dito. Matatrap siya dito. Dapat may space siya dito. Dito, saan na yun? Ano na ito? Sandali, guys. Bakit hindi ito magano? Sa dito, magsisitol yung mga solid sludge ng isda para pagpunta dito sa biological, wala na malalaking waste. Dito pina-process yung nitrite at kino-convert na to nitrate ng mga beneficial bacteria. So dito ang nilalagay itong mga bioballs. Kung pansin niyo itong mga bioballs, for example, itong biological filter medium. Ang design nito ay maraming surface areas. Ito, surface areas. Dito, mamamahay ang mga beneficial bacteria. Para pass ng water dito sa mga surface areas na maraming beneficial bacteria, kinakain nila yung mga toxics na nitrite. May ammonia, kinukonvert nila to nitrite into nitrate na less toxics. So, dito kinukonvert ng beneficial bacteria dito sa mga biological filter media yun. Tulad dito ng bioballs. At saka ito, Galdness K1, ito ang moving filter media. Ito ang recommend ko sa inyo kasi malakas ang mga bacteria nitong nakatira kasi nagmo-move ito palagi at lagi na na-knockout yung culture. So ang matitira, malalakas siya. At marami siyang surface areas. So ito ang Calness 1, K1. And then ito, ceramic rings. Puro siya, meron siya mga butas-butas. So, madami din siyang surface areas na matitira ng mga beneficial bacteria. So, mayroon pa din yung lava rock at iba pang mga biological filter media na pwede niyong mailagay niyo sa dito sa biological filter media chamber niyo. Pwede din kayong mayroon ng ibang mga DIY tulad ng mga takip ng etc. Pero mas maganda yun. Key 1, recommended ko yun. So, ano bang kailangan ng mga beneficial bacteria para mabuhay sila? So, una, yung pagkain. So, yung pagkain niya is yung waste nang galing sa isda tulad ng ammonia. Yun, kinakain nila at kinoconvert nila. So, at saka oxygen. So, yung iba, kung gusto nyong dadami kagad yung beneficial bacteria nito ninyo dito sa biological filter media nyo, lagyan nyo na ito ng airstone, aerator. Ni-aerate nyo dito. Kasi yun ang kailangan ng beneficial bacteria, oxygen. Meron din namang oxygen ito kasi dito dumadaan yung water from the pond. Diba? May oxygen din. Pero kung gusto nyo yung madaling dumami yung beneficial bacteria nyo,
At stable siya, lagyan nyo ng aerator dito sa marginal filter media nyo. And then, next is bug filter. Ano ba ang bug filter? Yung bug filter ay yung nilagyan ng tanim, yung chamber, filter chamber niya. How does a bug filter works? Basically, by placing desired ornamental plants in bare gravels without sufficient soil to feed themselves, the plants take up all the available nutrients in the water and starve out the undesirable algae. So, itong bug filter, makatulong ito na ano, hindi mag-green ang water ninyo, hindi mag, kasi ano, wala ng nutrients from the waste of the fish na makapunta pa dito sa pond or aquarium nyo kasi kinoconsume na ng plants. So, kung wala kayong bug filter, pwede din yung UV light install nyo. Pero kung gusto nyo makasave ng electricity, bug filter, ito ang sample ng bug filter. Yung ito ay hyacinth. Pwede nyo lagyan ng water hyacinth, balisneria, horsetail, ito. Di ba pang aquatic plants na ganito, not fully submerged or submerged. Yung balisneria, submerged, fully submerged yun. Tulad ng mga filter ko, meron ding ano, bug filter. So, gusto nyo makatipid sa electricity for UV light. So, ito ang third chamber. So, pwede kayong gagawa ng cement filter chambers or yung ano lang, yung blue barrel or yung sa akin yung nilalagyan ng margarine yung ginawa ko. Pwede din kayong bili ng trash can na malalaki. So, ayan, hopefully na, ano, na understand nyo ang explanations ko about the three chamber, the mechanical filter chamber, mechanical filter media, anong functions nito, biological filter chamber, anong functions nito at bug filter. Sana ka nalimutan kong ilagay din ng UV. So, kung meron pa kayong tanong, comment lang down below or you can read my blog at Jubel Koi Center Koi Pond Filter. Ito, makita niyo. Ito. Ayan. Sana yun. Ito, koi pond filter, understanding koi pond filter. Kung gusto nyong malaman kung paano gawin, ito. Yan. Ito, pwede nyo basahin ito. Okay, visit lang kayo dito. So, hopefully, Mr. Breezy Bro, na sabtani mo ang akong explanation to about mechanical. Ang mechanical, gani, mag-kuhan siya. Mag-filter siya sa mga dagko, sa mga sludge like ng tayo sa tayo sa koi o sa imong isda, dapat tiri na siya, matrap na siya ang katong dagko nga sludge. Para ang dili, clear na. Sa biological, ang kuha na ang gina-filter dito, ang chemicals. Then, ang bug filter, ang function is to prevent green algae developing into your koi pond. Kay wala na may nutrients para mo mapaka
pagkaon sa ila, so dili siya maka-develop ang katong green algae. Gusto dili sa imong koi pan. So, muna yung function sa bug filter. Or, pwede po, mag-install ka UV, huwag na kay budget sa mapalit o UV, medyo mahal siya. O, kalas mo siya kurinti. So, ako advice, bug filter na lang. Natural pa siya. So, comment down below any questions about koi pan filters. Comment lang kayo at koi care, koi breeding, koi disease management, and others. And also the before I forget, yung ano, yung tamang ano ratio ng filtration, yung pinaka-efficient na computation is ang volume nito, ang pan ninyo, ang whole volume nitong ng water, dapat within an hour mapapump out siya dito. Makapagpas na dito sa filter chamber mo within an hour ang whole volume. Yun ang kukunit. So, for example, yung volume ng pond mo ay 2,000 liters. So, yung pump na bibilin mo ay 2,000 liters per hour. So, yung 2,000 liters volume ng pond mo is mapapump out siya dito, makadaan siya dito sa filter chamber mo within an hour, balik dito. Yun ang pinaka-efficient na filtration system nyo. So, dapat malaman yung volume ng pan para malaman din nyo kung gaano yung kalakas ng submersible pump na bibilihin nyo. Okay? So, don't forget to hit like and don't forget to hit the red bell notification button para delay, para hindi kayo ma-miss out yung mga bagong videos. Updated kayo lagi. And please share to other fish keepers, beginners that need this information. So sharing is caring. And that's it for now, guys. You can message me on Facebook. Just search Jebel Koi Center and like the page and message me in there. Okay, bye for now, guys. Happy weekend to all.